nakikiusapan ko, huwag kayo magtitinda ng alak. Baka mag-cancel lang yung mga business permit. Ngayon lang naman eh, saglit na panahon lang. No? Tapos huwag mag-iinom sa kalsada. Sa batas, bawal yon yung ordinance 55. As you can see, today is the prelude of what's going to happen tomorrow, but tomorrow is another day. And as you can see, things are being put into right perspective. Maraming salamat kay General Francisco and to the men and women of Manila Police Station and all other agencies of local government at saka sa mga ihos. Kasi kasama dito ngayon sa implementation, as much as possible, yung practice yung physical distancing, orderly manner, devotees who will attend the mass and finish, and another set of devotees who will come in and out of the church. And all other areas that can be made available na maka-attend sila ng mass. Kasi maraming areas dito na mayroon LED para sa visual at para maramdaman din nila kahit paano na kabahagi sila ng misa. But still, muli nananawagan ako, hanggat maaari, please stay home. Manalangin tayo ng testing sa kanya-kanya natin bahay as much as possible. And if ever, konting pasensya lang, may mga ipatutupas para na rin sa kaligtasan natin lahat, kinakailangan sundin minuman na dadako dito sa Mesa ng Gabo. Now, with that, I would like to take this opportunity that I have signed Executive Order No. 1, Series of 2021, a few hours ago, stating that all online classes will be canceled tomorrow if there is selling of liquor is prohibited and strict implementation of Ordinance No. 5555 yung pag-iinom sa kalsada. So gusto kong manawagan na may bagong panawagan bagong ipatutupad under Executive Order No. 1 Series of 2021. Liquor ban at may fit na pagpapatupad ng Ordinance 5555 sa araw mismo ng Kapistahan. And online classes, because there will be challenging situation that connectivity might have some adjustment in the area. So, para sa pangkalata na lang, walang online classes tomorrow. Bukas po patuloy niyo yung signal posting na tomorrow. We'll do something about it. Para lang malinaw. Kasi, sir, di ba yung okay. Iba, hanggat maaari, clarification ko, Mayor, is because some of them will be watching online through their cell phones. So, okay. Kung nandito sila sa area, no? Meron kaming kapalit na ibibigay na access visually, which is yung mga LED. No? So they can access visually what is happening inside the church. Dito, sa labas, they might have some challenges to access their regular cell phone calls and texts. I would suggest there is some connectivity online na available. Gamitin nila yung kanilang mga messaging app using internet kung merong available. But I would suggest na i-advise na nila yung kanilang mga pamilya
na kung nasaan sila, and rest assured that there are other means of communication will be made available to the general public through the help of Manila Police District Station in Chalk Point, in the areas, within the areas, and surrounding areas. Basta ang payo namin, hanggat maaari, pag-isuhan nyo na yung inyong mga mahal sa buhay kung nasaan, nasaan kayo, anong sitwasyon nyo, as early as possible. Anong oras po kaya magkita nito? Well, basta mahirap pa sila magpunay. Ayun na lang siguro masasabi. Basta mahirap pa sila mag-connect nowadays. In the coming hours, including you guys, ha? You have to inform your guests for... Oh, kasi baka lang, ayoko naman kayo ma-surprise. There will be things that are needs to be done. And of course nga pala, no? Isa pa pala. Huwag kayo magdala ng bisikleta. Huwag kayo magdala ng sasakyan. Huwag kayo magdala ng motor. At ipapasok nyo sa concerned radius from the church. It will be apprehended, including you, unless the media vehicles are registered and reported before the office of the Manila Police District. Kaya nakikisuyo kami sa inyo, sa mga media. You're welcome here. You can station here. Mag-isuyo lamang. Ipaalam nyo plate number, body number ng inyong mga sasakyan sa Manila Police District as early as possible. Because including government vehicles like city government will be told if it is unauthorized to be in the vicinity. Ngayon yung liquor ban, para lang klaro, anong oras magsisimula at buong araw ba yun bukas? Buong piyesta. Starting tonight. Yes. Until... Kaya pinag-iusapan ko, huwag kayo magtitinda ng alak baka mag-cancel lang inyong mga business permit. Ngayon lang naman saglit na panahon lang. At tapos huwag mag-iinom sa kalsada. Sa batas, bawal yon yung Ordinance 5555. Mayor, yung pagkakakuha ng signal, may kinalaman ito ng ito magbanta. It's a basic protocol. Banta na kabuluhan? No, basic safety protocol. Wala itong kinalaman ito sa banta ng ano pang kabuluhan? Iawaan Diyos. Sana nga. But, you know, things are in place. Programs and policies are in place. Headed by General Francisco. And we're hoping walang untoward incident. But I do believe in the leadership of General Francisco that he will do what is necessary in preparation and during and in any eventuality. Kaya ang assessment si mga nasaanap dito, kamusta yung response? Maganda! Nakakatuwa! Kaya nga, kanina, inuna ko na. Pinagpapasalamat ko sa tao na sila'y nagkukusang sumusunod. Sana manatili. Ito naman ay para sa kaligtasan. Okay. Ang good news, unang good news, doon sa ginawa natin Balik Maynila, mass testing, sa awa ng Diyos, isa lang ang nag-positive. At salamat at natagpuan natin sila sa lalong madaling panahon at nabigyan ng enough and proper medical attention. But generally, negative. So, we might do the same after piyesta ng Quiapo, after piyesta ng Santo Niño. So, we will continue to pursue swab testing, and it's going to be made available free and accessible. Yun, ano pa rin kami? Nandun pa rin kami sa conservative approach.
ng implementation. So, yung balik ng ulan po yung curfew natin? Yes. Masa po, may curfew. So, patutupad po yun. Basta sa upayo namin hanggang mare, sumunod na lang sa alitin po. Yun lang naman ang pakiusap po. Going to arrest violators of health protocols and all other things. Ano ang mangyayari? Kasi, syempre, ang gusto natin dito, banal. Pero, kaya nakita natin. We are certain about our rules. As much as possible, gusto ko nga kusang pagsunod. But, those or some individuals who will try, rest assured that Colonel Giyagi, as a station commander of the area, and General Francisco, as MPD director, is fully aware of the policy of the City of Manila to implement ordinances, our own laws in the city, and IATF rules and regulations. And I don't want that as much as possible. That's why ang lagi kong panawagan, mag-usa. At natutuwa nga ako kanina, nakita ninyo pagdating ko, nakita natin yung mga utaw, talagang sila na rin. Kasi mas maganda yun. But in a given situation, with regard to your question, yes, we will. Arrest. Kasi diba, we are trying all these health protocols are being followed. I'm sorry, ah. These health protocols are being followed to make sure na hindi po tayo mahahawa ng COVID. Kung itutulong sila, I understand there's going to be a bus na i-deploy from BFP. No, where we will they put will them be, in a proper place. Well, one is quarantine facility. That's one. We have enough quarantine facility. As much as possible, we will treat them humanely. Yung alam mo yung gusto mo magpatupad, gusto mo mag-i-make-fit, pero gusto mo may malasakit, yung compassion, we will try to as much as possible understand. But baka nga, baka katulad ng pangamba mo na may ilang individual, pagka grave naman yung pag-disregard, then proper laws will be implemented and they have to face the music or the consequences of their actions. Standby lang yun. In case lang na may mga very flagrant violation before go to power station. So, yun, temporary. Hindi doon sila mag-detain. Then, i-shuttle back siya sa amin at pero dadalhin pa rin po sa presinto? Yes, violation of, violation of laws. They need to be, things should be done. Within the boundaries of yung kailangan gawin ng less po. Pero, siyempre ako, alam mo, hirap na buhay ng tao. Umaasa na lang ang tao sa kaloob ng Diyos. But at the same manner, we want to be very practical with the situation. There is still more or less 2,000 plus active cases in Metro Manila. There is about 261 as of 12 o'clock this afternoon active cases in the city of Manila. All we need, Paris, is one super spreader. All we need is one. So kaya gusto natin matupad ng tao yung kanilang debosyon. Gusto natin patuloy na mag-fiesta o mag-diwang ng fiesta. But at the same manner, we can adjust. Gusto natin responsable yung mamamayan. Yan ang iniikayat natin sa mga taga-lungsod ng Maynila at yung mga taong dadako sa lungsod ng Maynila. Siguro kay General Francisco ulit, meron bang monitor threats po? Ongoing pa rin at hindi namin yan isinasantabi.
Yung mga pagbabago ng signal bukas at tsaka yung ano ha, yung meron siyang yung ilalabas ng ordinary yung pagbabawal ng pag-inom bukas alam mo naman huwag ka muna mag-iinom Christian bukas kasi bawal sa Maynila kung pwedeng mo naman sa loob ng pero dala lalo kita ko na si Mayor. Habang ang may katotohanan na may bakuna na sa mundo, lagi natin isipin, wala pang dumadapo sa Pilipinas na bakuna. So we have to buy time. We must continue to pursue a healthy community in the next quarter or second quarter. Kaya meron pa tayong economic challenges na kakaharapin. So huwag na natin itapon at ipaliwara yung 10 buwan ng paghihirap natin. Tugtungan na natin ang ilang buwan ng pagiging masinop sa pananalapi sa personal natin buhay. Kaya hinihikayat namin kayo, katulad ng ginawa ninyo ng bagong taon, halos wala nang pagpapag sa Maynila. So, marami ang kasiid ng pera. Ganun na rin ang gawin natin ngayon. Kailangan natin mag-adapt sa mga makabagong pamamaraan habang namumuhay tayo ng may pandemya. Pero rest assured that your city, in our own little way, the moment
kung magkaroon ng bakuna, i-implement natin ito agad at libre makakuha ng tao with the help of the national government. At kasi baka magkaroon ng mahinang signal bukas, o kaya para wala na lang interruption, habang nag-eskwela, wala na lang online. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!